Plano ka bang iuwi ang motor mo sa probinsya, saan man sa Visayas o Mindanao? Ay balak ka bang isakay sa barko, Biya or Togo? Ang video na ito, panoorin mo dahil step by step kong ituturo sa iyo ang mga paraan na dapat mong gawin sa unit o sa motor mo. So, good morning guys. Ngayong araw tayo naka-schedule dun sa Airpol kung saan ay atid natin yung motor natin sa Tugo. Base dun sa sinasabi ng Tugo, 2 days before departure, kailangan matid mo na yung unit mo dun. So, sa Lunes pa naman ng guy, Friday pa ngayon. So, advance na lang natin para sa ganun. Kung mayroon man tayong kailangan pa na asikasuhin ay magtayo pa tayo para mag-asikaso. So, masaklap nito. Hindi masama pa yung panahon. Umuulan. So, para guys, samahan niyo ako para alamin natin kung anong kailangan natin gawin sa pag-transport ng ating unit. Motor papunta sa from Manila to Butuan na Sipit. No, medyo malayo-layo pa rin yung biyahe mula dito sa bahay kasi nasa Cavite tayo. So, babiyahe tayo ng North Harbor, Terpor, Tondo, Manila. So, let's go. Tara! So, ayan yung motor natin na kakarga sa Tugo. Basa ng ulan. Masama ang panahon. Ulan. Kaya naantala yung pag-alis natin, no? Ayan. So, medyo okay na. Tapos punasan muna natin. A few moments later. So, ayan guys. Nandito na tayo sa Pier 4, Zaragoza Street. Port Manila. So, dyan muna yung motor natin. Kaparking muna. Nandito na tayo sa Tugo office. No? Papasok tayo sa loob. Tatanong natin kung anong proseso na dapat natin gagawin. Morning, sir. Sir, paano po process ng pakakargo yung motor? So, itong address sa Palawan po. Papuntang Nasipit, sir. Motor, sir? Mayroon na po. Ha? Papabok ngayon. Ano pong... Oh, sige. Magkano po yung ano niyan, charge? 5,000. 5,000? Damn! So ito na yung babayaran natin guys. So ayan lahat. Ayan. So babayad tayo rito sa counter. Tapos babalik natin ulit dun sa gumawa nito. Ayan. Total 4,462. So ayan guys, tapos na tayo sa pagbabayad. So pinaproceed tayo dun sa per 16.
para kukuha doon ng gate pass at saka stamp, PPE stamp. Tapos noon babalik tayo rito at iiwan na natin itong unit natin sa kanila. So try natin pumunta doon kung makakuha tayo ngayon. But, one eternity later. So nandito na tayo sa ano, window 29 kung saan kukuha tayo ng gate pass. Gate pass at saka PPE stamp. Okay. And gate 3, window 29. Kaso wala pang ano, wala pang tailor dito. So update tayo mamaya. Nice. Ito na tayo yung final natin na pupuntahan, no? Yan ang motor natin. Bibigay natin yung papel dito, papareceive natin yung motor, at dito na rin iiwan yung motor at saka susi, at sila na pong bahala magpasok dun sa barko kung saan aalis din sa Lunes. Sabay din kayo. Dalawa pa lang kami kasi nandun pa yung iba, nagpa-process pa ng gate pass at saka PPE stop. So wala namang bayad yun, papareceive mo lang dun sa Pier 16. So ayan, so ayan guys, ito yung katapusan ng process ng motor. Dito natin iiwan dito lahat ng mga motor na isasakay. Nire-receive lang dito. Pagkatapos iiwanan dito sa iyo ng isang kopya. So iiwan yung motor para sila nang bahala dun sa pagkakarga nito pati yung susi. Ayan, lahat na ito ay nakabuking na talaga. So ayan lang, sana makakuha kayo ng tips, no, pag gusto nyo isa kayong motor nyo sa barko. Yan yung mga proseso na dapat nyo tandaan. So ayun guys, natapos din tayo sa pag-process ng ating sasakyan dun sa dugo kanina. Saan hinatid natin kanilang umaga, mga alas 9 o alas 10 kasi medyo masama kayo panahon, ulan. Tapos tayo mga launa kasi malayo pa rin yung biyahe mula rito sa bahay papunta dun sa tundo, sa pier. Tapos nagkaroon pa na ang lunch break, nabutan pa ako ng lunch break kaya medyo inabot ako ng launa na ang hapon. So ang una-una nyong gagawin guys, pumunta kayo sa pier kung saan nakalagay dun sa ticket nyo. Siyempre nakalagay dun kung anong pier yun. Kadalasan nyo sa pier 4 talaga, nandun yung tugo office, no? Pagpasok nyo dun sa loob, unang yung gagawin, punta kayo sa tugo office, silang magbubuk ng sasakyan nyo. Katapos, pipill up kayo ng form, ilagay nyo yung pangalan nyo, apelyido, yung address nyo dito, tsaka yung saan kayo pupunta. Tapos yung anong klase yung motor mo, yung plate number ng motor mo, magkano ang halaga ng motor mo, at gaano karami yung gasolina ng motor mo. Okay. Yung nakalagay doon. Pagkatapos noon, na-fill up mo, ibalik mo yun doon sa loob, sa opisina. Iingkod naman nila yun doon, bibigyan nila ng booking number. Tapos lalabas kayo for payment na sa cashier. So nakalagay doon kung magkano yung babayaran nyo sa motor mo, no?
Pagkatapos nung after kayo nagbayad, instructionan kayo doon na pumunta kayo sa Pier 16, Gate 3. Kukuha kayo ng PPE stamp at saka yung gate pass. So guys, wala namang bayad yun. Saglit lang namang kukunin. Pero lalabas lang kayo doon, pupunta kayo sa kabilang gate. Yung medyo may kalayuan lang ng konti yun. Pero saglit lang din naman. After nun, makakuha na kayo ng gate pass at saka yung PPE stamp, babalik kayo ulit dito sa Pier 4 for final process na. So yung mga dala-dala mong papers na may mga tatak na, susurrender mo yan dun, yung kukunin nila yon. Tapos yung surrender mo yung motor mo, iwanan mo kasi yung motor mo dun, saka yung susi mo. Kasi sila na yung bahala magkarga dun sa barko. So bibigyan kanila ng kopya dun sa mga pinilapan mo at saka yung mga nireceive nila. So tsaka isa pa guys, magdala kayo ng reflectorized piece na ano, no? Kasi bawal dun sa lubang walang reflectorized. Although meron namang mahiraman dun sa guard, pero kung meron na kayo, dalhin nyo na lang. So pumunta kayo dun 2 days before ng departure ng sasakyan yung barko. Eh, hatid nyo na yung unit nyo doon, yung motor nyo, no? So, surrender nyo na yun doon sa kanila. So, kailangan nila ng... Siyempre, ang ano yun nila sa'yo, hanapin nila sa'yo, hingihan ka nila ng... Xerox lang ng ORCR. Yun ang hihingi nila sa'yo. Ngayon, kung hindi naman sa'yo, at yung binili mo si Kanhan, kailangan may yung deed of sale. Saka nakainigit yung magkano ang presyo ng binili mo. Yun guys, yun lang ang mga dapat nyong tandaan. O may balak kayong iuwi yung motor nyo sa probinsya, yun ang mga paraan na gagawin nyo. So dapat dapat maaga kayo doon, no? Kasi kung malit kayo one day before ang departure nyo, baka hindi na kayo tanggapin doon ng tugo. Baka ma-schedule na naman yung sasakyan nyo sa susunod na naman na biyahe ng barko. So hindi kayo magkakasabay. So kailangan 2 days before nahihatid nyo na yun doon, para sa ganun sabay kayong lumating doon sa destinasyon nyo. So ayan lang guys ang maitip ko sa inyo. Sana may matutunan kayo sa pamamaraan na to na experience ko. So thank you.